Napuno ng saya at di matawarang karanasan ang ikalawang discipleship camp na isinagawa ng Southern Luzon Mission. Ang nasabing camp ay kinasangkutan ng 500 Adventist youth at kanilang mga kaibigan na magkakasamang nagkaroon ng pagtatalaga na magiging disipulo o tagasunod ng Diyos. Ang kanilang masayang camping experience, balitang may pag-asa ni Christian Ed Bunggon. Isinagawa ang Discipleship Camp Version 2 dito sa Bugaligaw City na may temang I Will Go Make Disciples, Chosen to Serve, Serving with Love. Ayon sa tala ng Adventist Church Management System o ACMS, 31% sa bilang ng populasyon ng Adventist Church ay ang grupo ng mga kabataan. Hindi maitatanggi na ang kabataan ang may pinakamadaming programang kinakasangkutan sa pangdaigdigang simbahan. Kaya naman, mula sa pinakamataas na level hanggang sa kasuluk-sulukan ng kabikulan, patuloy na gumagawa ang Diyos sa kanyang bukiran. Sa lugar kung saan natatanaw ang kagandahan ng Bulkang Mayon, 500 campers ang dumayo at nakilahok sa discipleship camp galing pa sa mga probinsya ng Albay, Sursogon, Catanduanes at Isla ng Burias. Ang programang ito ay naglalayong madala ang bawat kabataan sa malapit na relasyon sa Panginoon at maging mga aktibong disipulo sa pagpapatuloy ng gawain dito sa lupa. Kahit mahirap yung mga ibang gawain, yung ibang activity, nag-enjoy pa rin sila. Yung palagi kong sinasabi sa kanila, kaya laban lang, laban, tiwala lang. Then, yung isa na lagi kong pinapagawa sa kanila is, sabi ko, manalangin kayo, manalangin. Sa likod ng mga aktibidades na nagdudulot ng kasiyahan, ay naihahanda ang bawat isa na matutunan ang tunay na kahulugan at adhikain ng pagiging isang alagad sa pamamagitan ng maayos, masaya at makabuluhang paglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Our young people need to be a disciple maker, especially to the newly baptized members. The goal of this discipleship camp is to mentor, to counsel them, and to train them and equip them to become a laborers of Jesus. Natutuwa kami na makapaglingkod sa amin po mga kabataan sapagkat hindi lang bilang magulang na naglilingkod sa kanila, kundi makita namin yung kanilang pagkakaisa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Spiritually, na lalo mapalakas kasi po ang mga kabataan ngayon ay medyo na sa gadget. So ngayon, itong mga activity ito ay patuloy na magpapatatag sa kanila ng kanilang paglilingkod sa Panginoon at relasyon sa Panginoon. I'm so glad na naging part po ako ng camping na to kasi this is very my first time na naka-attend po ako ng camping, and I am so glad na naging successful po, and this is so memorable for me kasi we built a band po together, and that band po nag-strength po ng relationship namin po together. Bunga ng pagkakaisa sa gawain at sa tulong ng banal na espiritu, 68 mga kaibigan ang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kaya pag merong kayong narinig na discipleship camp, punta agad kayo. Kung walang pera, ay dilakad. Basta makapunta lang. Sapagkat napakasaya ng discipleship camp. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, Word of God, kung paano maging disipulo na atin pong Panginoon. I am encouraging you to involve for the next program. You will be more equipped and your faith will be strengthened. Wonderful relationship with our God, Jesus Christ. Mula sa mahigit 500 kabataan na ngayon piniling maglingkod na may pag-ibig at katapatan, I Will Go Make Disciples ang aming sigaw at paninindigan. Mula dito sa Bugaligaw City at may layunin makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Christian Ed Roslin Bunggon nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.